nilakasan ko yung volume ng tablet at dito naman. So, you know. Yun, welcome back na naman sa ating channel. At to this video, share ko lang sa inyo about dito. Re-review natin to kung maganda bang klaseng product to. Ito ay wireless decoder. Yung Bluetooth. Ito ay ginagamit sa mga lumang mga amplifier. Kung wala kayong mga Bluetooth sa amplifier nyo, kung gusto nyo yung lagyan ng Bluetooth, so ito na yon. So ito yung unbox natin at re-review. Okay? So kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, so without further ado, buksan natin to. Yan. Buksan natin yan. Okay, so galing pa to ng China, no? So ilalagay ko sa description yung link dito. Okay, so dalawa yung na-order ko. Okay, dalawa. Ito yun, no? Ayan. May remote pang kasama. Ayan, may nakalagay na made in China. Ayan. So, ito lang munang isa ating titesting natin. So, meron siyang kasamang mga pandito, no? Wire. Ayan. Yan yung wire. So, meron siyang ditong positive, negative na kulay pula at itim. So, dito may maliliit lang, no? Maliit lang yung kuan niya. Decoder. So, ito ay decoder. Pwede siya sa MP3, FM, USB, auxiliary. Yan yung auxiliary. So, ito yung screen niya. Ayan, so testing muna natin pansamantala, wala tayong malagyan ng box. So maliit lang naman to, pwede natin gawan to ng mga plastic na box. Okay, para portable lang, pwede natin ilipat dun sa mga kibler. So meron tayong OMQ na lumang amplifier, home theater amplifier. So ito yung ilalagay ko kasi gusto ko lang maglagay ng Bluetooth. Okay, so auxiliary lang yung kasing ginagamit ko. So ito, ating i-testing to. Okay, dito is salpak natin to dito. Ayan, ito sa pula. Sigurado ako sa supply to. Ayan, so meron nakalagay dito, ground, positive. Okay. So ito pala, ay ang supply nito, pwede to sa 9 volts to 12 volts ang supply nito. Okay, so sa PCB niya, masyadong manipis. Ayan, so ayan. Okay, so masyadong manipis yung konyo, no? Yung PCB. Pero malalaman natin yan pag testing natin. So ito, nabili ko to sa mga 60 ata to ang ganito. 60 or 80. Nasa ganun ang presyuhan ito. So yan, ilalagay ko lang yung link para sa description. Okay, so ang ilalagay natin dito, ang idudugtong natin dito yung RCA. So itong yung RCA, yun yung pupunta sa input ng ating amplifier kung saan natin malagay, kung sa auxiliary or sa tuner. Yun. Yun. Yun natin i-salpak itong RCA. So meron tayong ditong RCA. Okay. Ayan. So ang gagamitin nating adapter din dito is ito. So as you can see dito, meron tayong input na 240 volts AC. Ayan, at output 12 volts 1.5 amperes. Ayan, so ito yung gagamitin natin. Dito naman sa kanyang dulo. So ito,
Kalimitan kasi pag may nakita kayong mga ganito, itong puti na to, wire na puti, yan yung negative. Kung walang kulay, yun yung positive. Pero mas maigi kung mayroon kayong tester. So, na-test ko na to. So, itong puti, ito yung negative. So, ito yung negative sa labas. Ayan. Dito yung negative niya at yung nasa loob, positive. Okay? So, ayan. I-testing natin to. Kung gagana ba siya. Tusok lang natin to. So, saksak lang natin tong saksakan. Okay. So, titingnan lang muna natin kung gagana ba. Testing din natin to pagkatapos. Dun sa amplifier kung tutunog ba siya. Ayan. Ayan. So, nag-iilaw naman siya. Ayan o. Okay, may ilaw naman siya. So, remote. Ito yung remote. So, yung mode. Naka-Bluetooth siya, no? Ay, mayroon parang yung mode. Oh, may FM. Yan, may FM. Auxiliary. Mayroon din siya. Bluetooth. Okay. So, ito yung auxiliary, no? Okay, so, ayan. Gumagana naman siya. Ito namang sunod natin is i-connect natin itong para sa RCA. So, ito. Kuhaan lang natin yung positive. Okay. So, yung RCA, balatan lang muna natin yung RCA. Dulo ng RCA. Left and right channel to. So, itong RCA natin is ito, itong nasa laba, itong may balat, ito yung negative. So, itong negative, dito yan, negative dyan sa may, yan, yung may circle na ito. Yung dito, ito yung positive. Ayan. So, ito yung positive. May copper. Naputo lang. Balikan lang natin. Okay, so ito yung positive. Yan. Ito namang isa. Okay, ito namang isa. Ganun pa rin. Itong walang balat. Negative. At itong may balat. Positive. Okay. Ayan. Okay. So, ito yung output. Ito yung wire na output papunta sa RCA na binalatan natin. Ngayon, may nakikita tayo dito sa likod niya. Ayan. Klaruhin lang natin. So, may RO. So, yung sabihin niya na right output, ground yung nasa gitna, left output, at itong isa, yung FM antenna. So, yung pula, it is papunta to sa FM antenna. At ito namang tatlo, itong gitna is ito yung ground. At ayan, balatan lang natin ang kulite. So, ang product na to is medyo manipis, no? Maninipis yung wire. Kasi nga, murahin lang China. Ayan. So, subukan pa rin natin kung gagana ba siya. Kasi, gusto ko kasi sa mga luma. Meron kasi akong, yun nga, yung amplifier na luma. Gusto kong lagyan ng Bluetooth. Okay. So, itong ground natin, ito, nasa gitna, is, ayan. Lagay lang natin dito. Kupo lang natin yan. Okay. Putulan lang natin. Yan. Tapos, yung isang RCA rin. Yan. So, ito yung RCA.
Yan, ito yung RCA sa yan. Okay, so ito yung RCA sa yung isang RCA ito. Ayan. So, lagay natin yung isang dito sa negative. Yung negative. So, couple lang natin yan. Para isang negative lang. So, kuhan lang natin to. Demo lang. Mamaya, lalagyan ko to ng box. Okay. Kahit saan dito. Pwede magkabaliktad to. Basta lang. Yung sa gitna is ground. Yung sa gitna, ground. Left and right. Ayan. And so ito, para lang to sa FM antenna. Hindi na natin yan. Gagalawin. Ito dito. Okay, so yan. Nakaka-couple na yan. Ayan. Huwag lang natin i- short. So, ayan. Left output. Ayan. Papunta yan dito sa may RCA. So, negative. At right. Ito, isa. So, ayan. Tapos, yung supply natin. Testing na natin, ha. Supply. Tapos, yung supply. Balatan lang natin ito ng konti. Pa. Masyadong manipis yung wire. Yun. So yung positive. Yan. Yan. Tapos dito. Dito natin yan ilagay. O kahit putulin ko na lang to. Putulin ko na lang to kasi sira din tong nasa dulo niya. Ayan o. Nabiak na yung wire. Puputulin ko na lang to. Ayan. Ito na yan. Tapos yun yung ikakabit ko sa positive, negative. So, malalaman din natin to sa tester, no? Ayan. So, share ko lang sa inyo dito. Isa. Last. So, sa tester. So, hindi natin alam to. So, halimbawa, walang itong adapter natin, no? Sa adapter muna tayo, no? Ayan. To. Itong adapter na to. Okay? So, hindi natin alam kung saan yung positive. Ngayon, punta tayo sa DC. 20 volts. Ayan. So, kung i-check natin dito, ayan, kung may nakikita tayo dito sa ating kuan, tester na may negative sa digital, may nakikita tayo dito, ah, baliktad yan. So, ibig sabihin, ayan, ito yung positive. At negative to. So, yun, oh. So, yung may white, yan yung negative. Ayan, yung may white na dot. Ayan. So, yan yung negative, no? Okay. So, kung baliktarin natin, may nag-a-appear dito sa screen ng ating tester. Ayan. So, it means baliktad yan. So, ibig sabihin, yung may dot nito is ito yung negative. Ayan. So, ganyan lang pag testing ng positive-negative. Okay, so itong negative, ayan ito. Okay, so itong isa. Ayan, so nag-iilaw na siya, no? No? Pansinin nyo, umiilaw na yung ating decoder. Wireless decoder. So pag samantala, para hindi na tayo ma-short, kuha lang natin to. So, hindi to makakuryente kasi 12 volts lang. At 1.6 amperes lang. So,
So, malayo ito sa bituka. Okay. Kahit nakasaksak yan. Pero mas maigi na bunutin natin yung saksakan para safety. Okay. Yan, para hindi ma-short. Lagyan natin ng tape yung positive. Yung negative, pwede lang yan. Hindi, kasi ko lang naman to, testing lang. Okay? So, yun o. So, ngayon, testing natin kung gumagana ba yung Bluetooth natin. Okay? So, puntahan natin yung amplifier. Okay, guys. Ito na yung luma nating amplifier, no? OMQ. Okay? So, sa OMQ, na mga lumang amplifier, o pwede rin sa mga Sakura, kasi walang mga Bluetooth yung iba. Yung mga Kibler din, walang Bluetooth eh. Audio in lang yung ginagamit. So, ito, auxiliary. Dito tayo sa auxiliary. So, bunutin lang natin itong auxiliary. At i-on natin to. Ayan, so, mapitik na yung relay. Ayan. Tapos, sit natin to, ito. Naka-under na siya, no? So, ito yung positive. Negative. Ayan, no? Negative. Ayan, negative. Itim. Tapos, ito yung left and right na audio. At ito yung ground. So, ito yung left and right output. Dito yan sa itong na may puti. Ayan. So, ito is para to sa FM antenna. Balik ko lang. Okay. Tapos, ito yung kuha natin. Ito. Ito. Kahit magkabiligtaran to, pwede lang yung ilagay sa kung saan. Kahit saan. Walang problema yan. Ayan. Ayan. So, ayan. Nakakuha na yan. Nakakonnect na yan sa lagay natin sa auxiliary. Sit natin. So, meron tayong auxiliary dito. Kahit saan nyo ilagay ha. Kahit sa tuner. So, isit nyo yan kung saan na nakalagay niyang input nyo. So, auxiliary natin. Ayan. Ayan o. Oh, naka-FM siya. Scan lang natin o. Oh. Check natin sa FM. Scan natin. Eh, naka-post. Kunin lang natin tong yung remote. Okay, so yung remote ito. Check natin. Wala, walang masagap na FM kasi kailangan pa siguro tong lagyan ng antenna. So yung antenna dito pwedeng ball pin. Yung bullpen, duli ng bullpen para makasagap na siya ng antenna. Bakit kaya wala pa siguro yung battery to nakalagay? Hindi gumagana yung remote. Hindi pa siguro nalagyan. Kalimutan ko maglagay ng okay, Bluetooth. Ayan. So, naka-Bluetooth yan. Hanap tayo ng cellphone, isang cellphone. Okay, settings, Bluetooth. Bluetooth. So, search lang natin to. Ayan, naka-Bluetooth na yan. Balik natin. Bluetooth. Ayan. So, naka-Bluetooth na yan. Tapos, scan natin. Scan natin dito. So, itong Kibido BT Bluetooth 5.0. Ito yung click natin. Ayan. So, nag-preparing siya. Ayan. Super na siya. Kasi itong ampli natin, meron na itong nakalagay na mga kuan ito, no? Itong mga speaker. So, set up na yan. Naka-set up na yung speaker niya. Okay? So, balik tayo sa YouTube. So, pass forward ko na lang yung mga music, no? Para hindi tayo makapiright. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel, ha? Kung bago pa lang kayo sa akin channel, please paki-subscribe para may mga may maganahan tayong mag-upload ng mga video. Okay, ayan. So, love song yan. Volume man lang natin. Uy, balik. Ayan. Tagal. Ayan. Ito. Ayan. So, Bluetooth na yan, ha? Anong
tagumpay ka, anak. Dahil hindi ka lang sa eskwela natutunan. Yan. Okay, kumagana siya. Kasan lang natin. And so narinig nyo naman, gumagana siya, malakas siya yung tunog niya, hindi siya mahina, malakas. Pinalakasan natin, nakita niyo rin na nilakasan ko yung volume niyang ng tablet at dito naman. So you know. Ayan, so magandang klase ito. So approved sa atin to, no? So ilalagay ko lang so siguro to sa box, maliit na box. Hahanap lang ako siguro ng box. So pwede ito sa mga kahit anong brand ng amplifier na walang Bluetooth. So pwede yan. Okay, so sana nakatulong tong video na to at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at paki-hit na rin ang notification bell button at see you on my next vlog.